Matagumpay na idinaos ng South Central Luzon Conference ang Mainland Music Empowerment Seminar sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City. Ito ay ginanap upang mas lalo pang pagyamanin ang kakayanan sa musika, pangunguna at pagkanta ng music ministry leaders sa buong SCLC territory. Ang kabuuang detalye nasa Balitang May Pag-asa ni Desiree Fabiala. I Will Go With My Talents, isinusulong ng South Central Luzon Conference ang panghihikayat at pagpapalakas ng paglilingkod sa pamamagitan ng musika sa mga Adventista ng Timog Katagalugan. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ng musikal na programa ang konferensya na may temang Mainland Music Empowerment, I Will Go With My Talents, Be His Witness, na ginanap dito sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City. May bilang na halos 200 music ministry directors, associate at song leaders ng Timog Katagalugan ang nagsama-sama sa ginanap na programa ng komperensya. Ito ay upang linangin ang mga kakayahan ng mga kapatiran sa pag-awit at upang maging kapaki-pakinabang sa gawain. Ang buong maghapon ay napuno ng mga lektura patungkol sa pag-awit at paggawa ng musika na naaayon sa kalooban ng Diyos. Isa pong natutunan ko po nung umpisa ay yung kailangan may proper decorum dahil ang sinasamba po natin Diyos ay worthy ng praise and worship. Therefore, kailangan maayos maski sa pagharap pa lang natin dahil it's the beginning of the worship. So everything that should start in a manner of worship to the Lord. Nilalaman ng programa ang mensahe ukol sa perspektibo ng mga Adventista sa musika. Yan ang ating pangahawakan, mga kapatid. Kaya pag sinabing music, ay taas ka ng kamay. Ayon sa tagapagsalita, makikilala sa mga tugtugin, awitin at himno ang katangian ng mga taong sumasamba. Gayunpaman, patuloy ang panghihikayat sa mga may talento na gamitin ang musika sa pagbuo ng mga awiting tungkol sa ebanghelyo at mga aral. This is important to us to learn more about music, to learn more about strategies about music. Importante din yung pananamit. Hindi lang sa music yung pananamit natin, mga musician. Paano tayo magsiservis Panginoon kung ang payanamit natin ay hindi kaya-aya. So, sa buong Sabado ay tinalakay ang mga lektura patungkol sa pangunguna sa makalangit na pag-aawitan. Nagkaroon ng diskusyon kung paano ipepresenta ang sarili bilang mga awit na magbibigay ng kapurihan at pagsamba sa Panginoon. Bukod pa rito, pinaalala ng programa ang kahalagahan ng musika bilang pagkakakilanlan ng mga Adventista. Samantala, sa pagnanais ng South Central Luzon Conference na palakasin at palawakin ang kaalaman at talento ng bawat isa, patuloy nitong hinihikayat ang bawat may talento na ilaan ito sa gawain ng Panginoon, anuman ang kakayanan, kasarian at edad. Gusto ko pong pasalamatan ang Panginoon sa kabutihan at sa tagumpay ng programang ito na isinagawa ng Music Ministry Department ng ating pong South Central Luzon Conference. Ang isa po sa mga objectives ng ministry po na ito ay upang ang ating mga song leaders at ang ating mga music ministries leaders ay ma-empower ang kanila pong mga gifts na ipinagkaloob ng ating pong Panginoon. Ang musika ay manalangin ay naawit ng puso. Tayo magsiawit na may kapurihan, magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat, pagkaingay ng may kagalakan sa kanya ng may pag-aawitan. Sa pamamagitan ng mga talento, nawa ay makapagbigay ito ng kapurihan sa Panginoon upang maging instrumento sa patuloy na pagsulong ng kanyang gawain hanggang sa muli niyang pagdating. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Desiree Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.